Ayon sa mga balita, ay kung sakasakali na hindi umayon sa plano ng Magnolia si Tyler Bay, ang kanilang kasalukuyang import ngayon, o kaya naman, hindi nila magustuhan ang ipapakita ni Tyler Bay para sa kanilang team, o kaya naman worst, ay ito ay manged, na huwag naman sana, ay kung sakasakali nga, ay sigurado na papalitan ka agad siya ng Magnolia bilang kanilang import na kung saan, sa ngayon, ang isang ang import na kanilang tinitingnan-tingnan at kinokonsidera, ay walang iba, kung hindi si Anthony Bennett ang former first overall pick ng NBA, at bagamat hindi man naging mayabong ang kanyang karera sa NBA noon, pero sa ibang liga sa abroad, ay kahit papaano ay naging maayos naman, at isa pa, kung tutuusin, former NBA player ito, at first overall pick, kaya talagang masasabi na hindi pa rin puputsuging manlalaro itong si Anthony Bennett, lalo na, at mas nag-matured na rin sa pagbabasketball itong manlalarong ito, mas gumaling, mas lumakas, at mas tumaas ang IQ. Kaya naman tiyak na sulit pa rin dito ang Magnolia kapag tuluyan nilang nakuha ang nasabing import. Siguradong magdadala ito ng lalim at lakas sa kanilang roster at lineup, at higit sa lahat, ay yung experience at height advantage na daladala ni Anthony Bennett. Samantala, ang Anthony Bennett na Magnolia, ay hindi pa naman sigurado, dahil tulad nga ng aking nabanggit kanina, magdedepende pa din naman yan sa magiging performance ni Tyler Bay, ang kanilang import ngayon, kasama ang kanilang buong koponan, dahil kapag naging maayos naman, hindi naman siya bibitawan, yun na lang, kapag kabaliktaran ang nangyari. Ay malaki ang chance na magdesisyon ng Magnolia na siya ay pakawalan, at ang isang ang import na maaring humalili at pumalit sa kanyang pwesto ay walang iba, kung hindi si Anthony Bennett. Blockbuster trade sa pagitan ng Northport Batang Pier at ng Barangay Ginebra. Ayon sa mga balita, ay may isang manlalaro ng Northport ang nasa kasalukuyang radar ng Barangay Ginebra, at siya ay walang iba, kung hindi si Xavier Lucero, isang athletic, versatile, at high flyer forward na mala Jamie Malonzo sa playing style, tapos bukod dyan, 6'6 ang height nitong manlalarong ito, kaya naman dagdag height advantage yan sa Jim Kings kung magkataon, at magbaboost pa sa overall offense and defense ng kanilang team. Ang kinagandahan pa kay Xavier Lucero, ay all-around ang manlalarong ito, may laro inside the paint, at may laro din sa perimeter, at even beyond the arc, may decent footwork, at court vision, at higit sa lahat, ay masipag at talagang walang inuurungan, at ang pinakamalaking bonus pa dyan, ay 24 years old pa lamang ang manlalarong ito, batang-bata pa talaga, at sa potential na meron siya, ay sigurado, na sky is the limit para sa manlalarong ito, kaya naman, oras na makuha siya ng Ginebra. Ay tiyak na tiba-tiba sila sa manlalarong ito, lalo na ang magiging duo at tandem nila ni Jamie Malonzo at dagdag mo pa dyan si Jeremiah Gray. Samantala, iyan nga lamang ang ilan sa mga katangian na meron si Xavier Lucero, kung bakit nagkaroon ng interes sa kanya ang Barangay Ginebra, na kung saan, oras nga na ituloy nila ang nasabing trade, ay ang mga manlalaro naman sa kasalukuyan ng Jim Kings, na maaari nilang gamitin bilang pamalit, ay walang iba, kung hindi si Sidney Anhuber, ay Von Peschumal. Bagamat maari pa rin naman iyang mabago, dahil sa huli ay magdedepende pa din naman yan sa magiging pag-uusap at higit sa lahat, ay sa magiging pinal na desisyon ng dalawang panig, ng Northport Batang Pier, at syempre ng Barangay Ginebra. At dyan na nagtatapos ang ating mga usapang basketball para sa araw na ito. Kaya naman siguraduhin na nakalike na ikaw at nakasubscribe at mag-hit na rin ng bell button, para updated kayo palagi sa ating mga usapang basketball. Maraming salamat po.